Good morning. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio 5, and 1PH. Maayos at may sistema na raw ang pila sa mga branch ng Land Bank para sa mga PUV drivers na natatanggap ng pinansyal na tulong mula po sa LTFRB. Samantala, nagigpit na ang Malabon LGU kaugnay ng paglabas ng mga residente sa kanilang mga bahay. Ito po report ni Gerard de la Peña. Dumagsa ang PUV drivers sa mga bukas na branch ng Land Bank para sa ayuda mula sa LTFRB. Kung noong Lunes, nagkukumpulan ang mga tsuper sa pagpila, sa sumunod na araw, may sistema na ang pagkuha ng financial aid. Sa Malabon, pinapaalis na muna sa pila ang mga wala sa listahan. Limitado na rin sa 200 kada araw ang maaaring makapag-claim ng ayudang 8,000 pesos para sa buwan ng Marso. Bukod pa rito ang 8,000 pesos para sa Abril. Naglabas na rin ng mga mauupuan ang lokal na pamahalaan para di gaanong mahirapan ang mga pumipila at para mapanatili ang social distancing. Yung listahan ng LTFRB, kahit taga-probinsya ka, kahit saang sulok ka ng bansa, basta nandun yung pangalan mo, pwede mong kunin yung perang ibibigay sa'yo, 8,000 yata yon sa mga sangay ng Land Bank. Eh dito sa Malabon, nagkataon na yung sangay ng Land Bank nandito mismo sa gusali ng pamahalaang lunsod. Nakita namin yung pasisimula kahapon, napakagulo talaga at binabiolate na ang social distancing na sinasaad ng ang kasalukuyang batas natin. Kaya ang kanina nagpa-meeting si Mayor, Land Bank, kami, yung ibang mga department head, para pag-usapan kung paano namin maayos ito, magkaroon ng sistema. May mga pumila na nasa listahan ng LTFRB, pero wala naman sa listahan ng Land Bank. Tuloy, sayang ang oras at pagod sa pagpila. Ginagawa na raw ito ng paraan ng LTFRB. Sa Malabon pa rin, nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng window hours. Pinapayagan lamang ang mga residente na makalabas ng bahay mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 3 hanggang alas 7 ng gabi. Ang pwede lang nilang gawin, bumili ng pagkain, gamot at iba pang essential needs. Kasi nakikita natin na yung mga kababayan natin pasaway pa rin. Nakikita mo sila sa kalsada na binaviolate yung existing na quarantine law natin. Kailangan na natin talagang mahigpit ng todo para maiwasan natin yung hawaan at maiwasan natin yung magkakasakit na naman dito sa ating lungsod. Kailangan magdala lagi ng quarantine pass, valid ID at face mask ang mga lalabas. Maaaring makulong o mapagmulta ang mga lalabag sa window hours. Gerard de la Peña, News 5. Patuloy pa rin ang paglobo ng bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19 dito sa bansa. Ang Pilipinas po ang may pinakamaraming kaso ng sakit na ito sa Southeast Asia. Nitong Martes, Abril 14, halos 300 katao ang nagpositibo sa coronavirus sa nakalipas lamang na 24 oras. Nasa mahigpit o mahigit 5,000 na ang mga kaso ng SARS-like disease sa atin. 20 people also died overnight because of the coronavirus disease. This raises the death toll to 335. Samantala, may 50 higit na pasyente naman ang gumaling sa COVID-19. It's the highest single-day tally for recovered persons since the Philippines started monitoring the disease in the country. Halos 300 katao na rin ang gumaling mula po sa sakit na ito. And that's the latest on the Enhanced and Expanded Community Quarantine. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao, We Are One News.